So yun guys, so welcome back to my channel. So yung video na ito guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung isa sa mga ginagamit ko ding amplifier, no? So ito yung amplifier na budget friendly kung tawagin, no? So napakamura lang niya. So nakuha ko lang siya sa halagang 2,500 pesos sa round, no? So yung kanyang specs ay ayan, 1,000 watts power output, no? So PMPO yung tinutukoy niya guys na 1,000 watts, no? So 3 years na rin sa akin. So far okay naman siya, wala naman ako na encounter na problema. Hindi pa naman ako nagpaayos sa kanya, no. So yun yung kagandahan din sa kanya, no. Matibay din. So sa paggamit din kasi, no. Yeah, so normal din naman may encounter mo yun guys. Yung kanyang master volume is pagka matagal na, is pagka sobrang dumi na yung kanyang volume, is gagaral-gal siya. So linisan lang natin, no. Or palitan natin. Ayan. So ito yung DB Audio na 502, no. So swak na swak to guys sa mga mahilig mag-video, okay, no. Pang pagbahay, pang mga small setup lang. So pwede na to guys, no. So kung wala ka masyadong budget or tight budget ka, tapos gusto mong mag-video, okay, gusto mag-sound trip, so pwede na to guys. So buksan natin, try natin, tingnan kung anong laman niya para ma-compare din natin siya sa mga branded na speaker. Sorry, amplifier pala. Ayan, so ito yung laman niya guys. Ayan, no? So yung kanyang power supply is ayan, 35 volts na rin, no. So hindi na rin masama guys sa halagang 2,500. 35 volts ayan yung kanyang power supply. And then yung kanyang transistor naman, power transistor is 4 na piraso per channel ito guys. Ayan, so 4 na per channel kabila niya. Ayan. So same lang din naman sa concert na 502, 4 na per channel din yung kanyang power transistor. Magkaiba lang ng value. Ayan. Tapos ito yung kanyang capacitor, is 2. So 63 volts to, tapos 6,800 microfarads. Meron na rin siyang itong relay. Tapos so yun lang. So yung typical lang din naman na meron sa mga concert na 502, yun, halos same lang din naman, no? Ayan. Yung recommended na speaker sa kanya, wattage is mga 300 watts, no? 300 watts na speaker ang babagay sa kanya para may labas niya yung potential power ng speaker mo, no? So huwag niyo siyang ililoadan guys na mas mataas sa kanya, na mas mataas, na matataas yung wattage na speaker kasi hindi tatagal yung amplifier nyo, no? Ayan, so sa akin, ang ginagawa ko sa kanya, ginagamit ko siya sa aking sound system, sa aking mini sounds as high, pang tweeter ko siya. And then, minsan ginagamit ko rin siya pang mid-high ko, no? So, maliliit lang naman yung wattage nun, kaya kinakayang-kaya, no? So, ganoon naman guys, huwag natin masyadong sagarin yung ating amplifier para tumagal, no? So, kasahin kasi 3 years na sa akin. And then, hindi naman ako nasunugan. Ayan. So, kasi ang nakaload lang sa kanya is yung 300 watts na tweeter. Ayun lang yung niliload ko sa kanya. Sa Minnesota. Pero kung pang video kayo, pwede rin naman siya. Pero, yung maliliit lang na wattage na speaker. So, mga 300 to 400 watts lang. So, mga 2 piraso lang. Para maganda yung output, no? Ng sounds natin, no? Ayan. So, mag-soundcheck din ako guys, papakita ko sa kanya. Gagamit ako ng speaker na isang MCB at saka mid-high, no, para maipakita ko rin kung ano yung performance niya. Thank you.
Snow.